Alright, yo, good day mga kabakal. So, home time na mga kabakal. Naalala ko nga pala, may isang kabakal tayong nag-comment. Matagal na. So, hindi ko pa nasasagot. So, ito ay galing kay Idol Hernel Valenzuela. Sabi niya, Idol, ituro mo din kung paano mag-turn over ng beam using crane hook para sa mga viewers mo. Salamat. Okay. So, ayun o. No. Ngayon, for today's video mga kabakal ay ituturo ko kung paano mag-turn over ng beam. Kasi, sa totoo lang, ito yung pinakadelikado na trabaho ng isang welder fabricator, yung pag-turn over ng beam. Kasi minsan mayroong unbalance, hindi mo maiwasan, nagsiswing siya mga kabakal. So kailangan maingat tayo, sa pag-hook para hindi mag-swing ang ating beam. Okay, so ituro natin yan. Let's go. Alright, so tamang-tama, mayroon tayong beam dito na unbalance. Okay, so kaya unbalance siya. Tingnan mo, kung makikita mo both sides. Yan yung connecting nito, ay mayroon pa yung paa dito. So, kaya tinawag kong unbalance yan kasi kung titingnan mo sa kabila, wala. Walang connection doon. So, ibig sabihin, ang bigat ay dito lang sa kabilang side. Okay. So, sa pag-turnover ng beam mga kabakal, ang una nating gagawin ay hanapin natin yung sentro. Center ng ating beam. Okay. Para maiwasan natin yung unbalance kapag tayo ay nagbuhat. Okay. Kasi minsan, nag-unbalance yung kapag binuhat yung gaganon o di kaya magsiswing. So, delikado yun mga kabakal. So, itong pinapatungan ng ating beam, ang tawag yan ay tracel. Okay? So, kapag nagkamali ka ng hook yan, bigla na lang magnanak yan sa tracel, tapos makapag-create ka ng ingay dito at nakadisturbo sa ating kapwa-trabahador, ay yun ay kinukonsider na gagawa ka na ng report. Okay? Kasi nakapag-maingay yun, nakapag-create ka ng maingay o di kaya kunting knock lang ng ating beam sa may tracel o di kaya malaglag yung ating beam, ay gagawa tayo ng report. Alright. So yon ang una, yung ating center. Hanapin muna natin yung center. And then yung pangalawa, chichikin natin yung capacity ng ating chain. Kung anong kaya niyang buhatin, yung capacity niyang buhatin. And then yung bigat ng ating beam, katulad nito. So ang bigat ng ating beam, kasama ito, and then ito, ay 2,686. Okay, so ang crane natin ay 3 tons lang. So may allowance pa na 400. Alright. Ayon, ngayon, i-checkin natin yung ating chain. Kung kaya niya bang buhatin itong beam natin. Okay, so sa chain natin, mayroong nakalagay dyan na tag. May expiration date. Halimbawa, kapag na-expire yung date niya, bawal gamitin yon. Kasi kailangan ulit i-checkin yon kung nasa tamang kondisyon yung chain natin. Okay, itong chain natin ay tinatawag na double leg. Dalawang paa, no? So bawat paa nito ay may nakalagay na kung anong capacity ang kaya niyang buhatin. Alright. So, checkin natin mga kabakal. Ibaba natin. So, ang remote ng ating crane ay wireless ito. Ito yung start niya. And then ito yung baba, taas, kaliwa, kanan. Alright. So, try natin. Sa mga hindi pa marunong gumamit. Alright. So, kapag ganun, yung nakarinig ka ng ganung ingay ay open na yon. Ito, baba. Yan. And then taas. Alright. So, ito naman ay papunta dito. Yan. Ito naman, papunta doon. And then ito ay papunta doon sa kabilang side. Alright. And then ito, papunta dito. Okay. So yon. Ngayon, titingnan natin yung tag ng kanyang chain. Kung okay pa or hindi expired. Alright. Alright. So ang tag niya dito makikita. Ayan, kung makikita mo. Yan, yung expiration date niya, 3-4-2014. So ano pa siya? Sa April pa. Alright. So ano pa siya? Safe pa siya gamitin. And then kung makikita mo, yung single leg niya, may nakalagay. Ito ha, single leg, yung isang kadina lang. Ang kaya niyang buhatin ay 90 degrees siya mga kabakal. Okay. So ibig sabihin noon, 90 degrees yung posisyon. Alright. So naka 90 degrees no. So ang kaya niya 4,000. Okay. So kapag multiple leg naman, itong dalawa, ang capacity niya ay 5,350 kg, tapos at 60 degrees yung posisyon ng ating chain. Alright. So yan. Yan ang unang titingnan natin bago natin gamitin. Lahat ng mga gamit dito mga kabakal mayroong tag. Okay. Alright, okay siya. Yung ating beam ay 2,600 lang. Ito naman ay capacity niya ay 5,300. Okay, so umpisa na natin mga kabakal. Turo ko kung paano yung posisyon ng ating hook. Let's go. Okay, so ito na yung kadina natin. So nagsuot ako ng helmet kasi rolls yan. Kapag nag-turnover ka or magbuhat, kailangan ng helmet. And then, so nagsuot ako ng air plug. Kasi maingay kapag kunting panggal lang sa ating beam ay sobrang ingay. Okay, so ito na yung ating center.
Ayan, kung makikita nyo, mayroong nakalagay center. So, ilagay lang natin sa center yung ating chain. Alright, so ibaba natin yan. Ngayon, ang gagawin natin mga kabakal. Okay, so enough na yan. Ang gagawin natin mga kabakal, kasi ito nga, unbalanced nga ito mga kabakal, kasi ang bigat ng ating beam ay dito sa may kanan. So, ang gagawin natin, iakyat natin, i-turn over natin, itaas natin yan. Okay, so ang gawin nating posisyon ng ating hook ay doon yan sa kabila. Ilagay. Yung chain na to sa kabila ilagay, iapos doon sa kabila, and then yung ating hook ay nakaposisyon dito. Para pag inangat yung ating chain, ay nakasabit sa hook, para kukontrahin niya yung bigat doon, para maiangat niya mga kabakal. Okay, so katulad dito. Alright, so nakaganito na yung posisyon. Okay, kasi nga, ang bigat na yan, yung ating unbalanced beam, ay iangat natin yan. So, medyo mabigat iangat yan, kailangan nakaganito yung hook, nakasabit. Okay, nakakontra. So, para kinukontra niya, para pag inangat natin itong chain, yung ating chain ay sasama yung beam at saka yung ating unbalanced na portion. Okay, so angat natin mga kabakal. Yan, kung makikita nyo. Sa pag-angat, mga kabakal, dandaan lang. Okay, so ito, nakalimutan ko. Bago natin iangat mga kabakal, make sure natin na naka 90 degrees itong ating chain. And then, pag dito naman sa gilid, kailangan naka 90 degrees din siya mga kabakal. Kasi kapag hindi natin na-check yun, tapos inangat natin bigla, hindi natin alam naka-slide, ngayon magsiswing yung beam sa atin or sa kabilang side. So may tendency na makatama tayo ng kapwa nating trabador. Okay, ngayon, iangat natin dahan-dahan lang mga kabakal. Slowly but surely. Ayan, kung makita mo, umusog dito kasi yung ating chain mga kabakal ay nakaslide ng konti. Ngayon, ibalik natin. Alright. Ngayon, tuloy-tuloy natin sa pag-angat. Yan, nakatakot no. Ngayon, dahil malapad itong plans natin mga kabakal, kapag ito ay bumaliktad yan, kapag umangat yan, pumantay dito, itong unbalance natin, mabigat yan, magsiswing yan doon, magtutunog yan, kaya dandahan lang dapat tayo. Okay, so nabuhat natin. Ngayon, ilagay natin dito banda, usog natin, kasi i-lay down natin ng ganun. Alright, so alalayan natin. Alright, so ang safe natin gawin dyan, itong part na to, ito. Itong part na to ay ilapag muna natin sa trisel, no? Ayan, ilapag natin. Ayan, kapag once na nailapag na natin, dahil nga dito sa dalawang to, na both side, ay mabigat siyang i-lay down kasi nga dahil itong mabigat to. Ngayon, ang gagawin natin, kapag nakapatong na yun doon, make sure natin na nakapatong na maayos, and then i-drag lang natin ng konti para mahila niya ito. Ayan, ganyan. Dandahan lang kasi kapag nasubrahan naman, tutunog. Okay. Ayan, i-drag lang din ng konti. Huwag naman sobra. Kasi baka mag-swing. Ayan, kapag once na okay na, dandahanin lang natin ibaba. Ayan, kasi ito, ayan kadina na yan. Dapat yung isang kadina na yan, dapat ginawa natin pangunta. Okay, so dandahanin lang natin yan para hindi mag-knock sa ating resell. Alright, successful na natin na ibaba, no? Ibaba natin na maayos. Ngayon, ang gagawin natin, kunwari, bubuhatin natin. Halimbawa, dadalhin natin kung anywhere, dadalhin natin kung saan. Ngayon, kapag nagbuhat ka mga kabakal, ang tamang posisyon ng chain ay ganito. Okay. Alright. Yan. I-make sure natin na nasa gitna ng beam. Nakatutok itong hook. Okay? So, kailangan itong face ng ating hook ay naka-outside. Outside siya lagi. Ito, ganun din. Ayan, katulad niyan. Tapos, ayan, kapag ganyan, ay hanapin ulit natin yung kung straight o hindi. Ayan, para ma-make sure natin. Okay. Ngayon, maglilip na tayo ng ating beam. Maglilifting na tayo. Okay. Ayan, kung makita mo, hindi naka-balance. Kaya nagsiswing talaga, no? Ayan, katulad yan. Alright. Okay. Ayan, halimbawa, ganyan. Ay naano na natin. Dadalhin natin kunwari doon sa may runway. So, ganyan ang tamang posisyon ng ating chain. Alright. Ngayon, okay na. Ibaba ulit natin. So, ngayon, halimbawa, ang gagawin naman natin mga kabakal ay i-lay down ulit natin kung anong posisyon kanina. Okay? Ngayon, dahil nga itong part na to, itong connector niya, or connection, ayan, connection, kapag binaba mo yan ng paganon, dahil sa bigat niya, may tendency na papalo yung ating beam. So, kailangan, kapag nagbaba tayo ng ganyan, kailangan yung ating hook at saka chain, kukontrahin natin yung kanyang bigat para hindi siya papalo. Okay? Kasi nga, mabigat itong side dahil unbalanced siya. Ngayon, ang gawin natin dyan mga kabakal, itong chain natin, ganun din, same lang din, na ganito posisyon. Ayan, nakaganon sa gilid. Okay, so nakaganyan sa gilid mga kabakal.
Bakit ka muna kaganyan sa gilid? Ayan. Kasi kapag once ito ay umangat, ngayon dahil sa sobrang bigat nun, hindi agad siya babagsak dahil itong hook na to ang kukontra sa kanyang bigat. Okay? So ayan, try natin mga kapatid. Ayan, ganyan. Kung makikita nyo, itong part bumababa na, tapos doong part ay umakyat. Ayan. Ngayon, ito dandahanin lang natin kasi baka pumalo. Kailangan yung ating chain ay naka 90 degrees pa rin. Ayan, dandahan lang. Ayan, kung makikita nyo, ang bilis ng baba kasi sobrang bigat itong part. Ayan. So ganyan, dandahan lang din. Alright, so kapag mga ganyan na, parang balance na siya, at saka natin i-move yung crane natin ng papunta dito. Alright. So kung nakita nyo, ganyan. Kaya hindi siya nababa agad, mga kabakal. Okay? Kaya hindi siya nababa kasi pinipigilan ito. Okay, yung kanyang bigat, pinipigilan ng hook. Kasi kung nagkamali tayo ng hook, halimbawa ang hook natin ay dito nakaposisyon. Ngayon, kapag bumaba ito, ang hook natin, ano siya, dudulas lang yon. Ngayon, itong part, lalagabog yan sa resell. So napakadelikado yan mga kabakal. So kailangan may kukontrahin natin yung, kung saan pupunta yung bigat niya, kailangan kukontrahin natin na, kukontra natin yung posisyon ng hook. Alright, so kung makikita nyo, tumutunog, puputok yung chain, dahil mabigat yung ating beam. Alright, so okay na, halimbawa, or nakapaglit na kayo, or napahiga nyo na, or naitayo nyo na yung beam. Ang una nyong gagawin mga kabakal, bago nyo kunin yung hook, bago nyo tanggalin, ay kailangan i-make sure nyo na yung ating beam ay may clamp. Okay? So once na nilagyan na natin ng clamp yung ating beam, yung kanyang plunge, ay saka na natin tanggalin yung ating hook tulad ito. Okay, so huwag natin ibabagsak sa lupa kasi pag binagsak natin sa simento to, ito yung unang nadadamage yung kanyang spring. Ayun, kapag nadamage yung spring niya, ito naman, hindi na magagana yung lock niya. So anytime pwede siyang bubuka. Ngayon, ang last part na gagawin natin mga kabakal, kapag nag-lift tayo, kailangan naka-step back tayo ng at least 1.5 meters sa ating materials. And then, yung pinaka-importante mga kabakal, huwag niyong iangat yung ating chain na nakasandal sa ating material. Okay, so bakit kamo? May tendency na ganitong mangyayari. Alright, so pakita ko. Okay, so once na inangat natin yung ating chain na nakasandal sa ating beam, katulad nito, may tendency na ang hook sasabit dito sa gilid. Halimbawa, ito naka-open, di ba? Eh kung biglang sumabit yan dito sa gilid, o di kaya itong part ay sasabit dito sa may corner, so ang ating beam, hindi naka-clamp, ay babaliktad yun mga kabakal. Okay, so ang tamang procedure din mga kabakal, ilayo natin ng at least 300 mm yung ating chain sa ating beam bago natin iangat. Okay. So yan ang safe na paraan para hindi malaglag yung ating beam kasi may tendency na sasabit dito sa may corner na to dito kapag once na nakadikit dun sa ating beam. Okay. So kaya ko nasabi yan mga kabakal kasi nangyari na sa akin dati yung baguhan pala ako dito. Ang masama, paglagay ko ng beam ko, hindi ako naglagay ng clamp. Inangat ko na agad yung beam ko. Tapos, naglalakad ako tumalikod. Tapos yung beam, ang chain ko ay nakadikit sa beam ko. Hindi ko alam, nakasabit pala yung, ano na yan, yung hook, sumabit. Eh, mabuti, malayo na ako. Nakapag-step back na ako ng at least 2 meters bago malaglag sa may trisel yung aking beam. Eh, di gawa ng report. Ang importante ay walang na-damage na gamit. And then, higit sa lahat, walang nangyari sa'yo. Kasi pag nagkataon yun, malaki ang penalty ng company. May tendency na isasara yung company kapag ikaw once na may nangyari sa yung di maganda. Okay. So yun ang pinaka-importante mga kabakal. Alamin natin kung saan yung part yung mabigat para alam natin kung anong magiging posisyon ng ating hook. Okay? So huwag kalimutan maglagay ng clamp bago ialis ang kadina. And then, huwag kalimutan na nakadikit yung kadina sa may ating beam habang nakaangat. So kailangan ilayo siya ng 300 mm. Okay. So yun lang mga kabakal. Sana may naintindihan kayo kahit papaano. Alright. So thank you and God bless.